Hello po, kamusta kayong lahat at welcome sa isa na namang reaction serye. Ngayon, bibigyan natin ng reaction yung video ni Super DM. Ang title nito ay Raffy Tulfo Palpak, Walang Hiya, Pinagperahan Lang ang Pobre. So, pero bago po tayo mag-umpisa, sa mga followers po ng Sana Shelter or Saving Abused and Neglected Animals, nahack ang kanilang account at dahil nawala ng control sa page na halos yun ang bumubuhay sa mga rescues ng shelter, may bagong page silang ginawa at ang pangalan ay Hope for Abused and Neglected Animals or HANA. Hindi na nila makuha yung original na page. So sana po mag-subscribe at mag-like kayo at mas maganda kung ina-like din nyo yung page ng founder ng SANA na si Sir Ernie Garcia. Sinimulan ng HANA shelter nung pandemic dahil maraming alaga ang napabayaan at dumadami rin ang inaabusong mga hayop. Ang HANA shelter ay located sa Baras, Rizal. Gusto nyo mag-volunteer, bumili ng products nila, mag-adopt or mag-donate, ito po ang bank information. At ipopost ko rin po yan dito sa baba. Dapat magkaroon tayo ng patakaran kung usapan nyo! Pero yung scam na buong mas bati ang umiiyak, hindi nyo pinapansin kasi nakakasawa na ang isyo. Alam mo, Sir Raffy Tulfo, sobrang galing mo magsalita kapag usapang mahihirap na tao. Lalo na kapag may kamera, ikaw ang bida rito. Pero nagtataka lang ako sa personal bakit hindi ka makakausap at tila ikay nagtatago. Di ba kapag usapang pobre, mas mabilis ka pa sa turbo? Gusto ko lang komentan yung sinabi ni Super DM dito. Yan kasi yung naging downside ng masyadong pagpo-promote at masyadong pag-uplift sa RTIA at the Idol Raffy. Medyo mataas ang expectations ng mga tao. So all along, ang akala ng mga tao, basta pumunta ka sa RTIA, ay matutulungan ka. Tapos ngayon, unti-unti na nilang nalalaman or nasasabi na hindi naman pala lahat natutulungan or hindi lahat pinaprioritize. Sa social media, Senator, hanggat walang court order, hindi namin ma-hold ang departure ng sinumang pasahero. So, kinat ko na yung iba. Ano ang sabi mo, Idol? Nag-trending na pero bakit pinapayagan pa makalabas ang scammer? Tapos babawiin mo rin, sasabihin mo ay tama nga naman, bawal i-hold kasi walang court order. Idol, lumapit sila para ma-aksyonan sa wanted sa radyo. At hindi para gumawa lang ng video. In-expose mo na sila, imposibleng hindi mo alam na tatakas ang mga to. Pero nga kasi, hindi naman siya yung may kapangyarihan doon. And if we will follow the process, hindi yan ganyan kabilis. At kung gagawin yan, dapat sa iba pang mga nakapending na case, ganyan din ang ginawa. Super DM, sana maintindihan mo yun. Idol, ikaw lang ang pag-asa ng mga naluluko. Nasa iyo ang kapangyarihan na binigay ng tao. Pero bakit masinuna mo pa ang... Teka, bakit siya lang yung pag-asa ng mga naluloko? Eh, meron tayong NBI. Hindi ko maintindihan, Super DM, kung bakit pinipilit mo kay Sir Raffy yan. I-refer ka lang din yan sa NBI. Unless, inisip ko kasi kay Super DM, gusto niya na parang mabanggit yung name ng scammer and ma-reveal yung story nila in public. Feeling ko yun ang gusto niyang mangyari. Hindi lang basta ma-NBI. Parang yun ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang maging public yung naging case nila or dun sa pagka-scam nila. Mag-content kayo sa kumuha ng court order para sa kaso. Kung wala ka rin kakayahan kumuha ng court order, ibig sabihin walang silbi ang sistema ng ating gobyerno. Lugar na court order kukuhanin niya, tapos paano mo masabi na walang sistema yung gobyerno? Ano, halong-halo ka na kasi talaga. Pumunta ka na lang sa NBI, hindi si Sir Raffy yung mag-aayos ng ganun, at saka may iba pa siyang aayusing mas mahalaga kaysa dyan, Super DM. Nang mas bati ang may pinakamalakas na revolusyonaryo. Pero hindi ako makikipaglaban gamit ang armas kasi walang mangyayari kundi puro gulo. Kaya sana naman makinig kayo sa makata ko para sa mga Pilipino. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal ang puso ko. Ipa-forward ko na kung ano-ano pinaggagawa ng Discord. Sabihin, natitigil na ako. Diba kapag maraming views, tutulong ka si Raffy Tulfo? O ayan, sikat na ako. Malapit na mag 1 million ang isa kong video. Pero wala pa rin akong natatanggap na message. Okay. Yung sinabi ni Super DM na pag mas maraming views, mapapansin ni Sir Raffy Tulfo,
pwede, pwedeng totoo, 'di ba? Pero yung pagpipilit niya na gawing viral yung video niya, choice niya 'yun. Lahat naman tayo may utak, 'di ba? Kahit sabihin na pag padamihin mo yung views mo para makarating yan sa tuko, choice ko pa rin 'yun kung gagawin ko o hindi. And dito sa sitwasyon na 'to, si Super DM, pinipili niya pa din na ipagsiksikan yung sarili niya kay Senator Tulfo, hindi na nga siya pinapansin. Yung mga naririnig ko kasi na parang, yan ang tinuturo sa inyo na gawin yung viral ang isang video. Well, may mga utak naman yung tao. So si Super DM lang talaga yung medyo, ewan ko kung hindi si Super DM lang talaga, medyo may sablay dito. May nabasa ako sa comment na hindi naman si Super DM yung na-scam, mga taga-Masbate. So much more na hindi ikaw dapat ang magreklamo. Pagreklamuhin mo yung mga naapektuhan, hindi ka talaga papansinin yan. Kahit may narinig kang payo na gawing viral ang isang video, may utak ka naman kung susundin mo yun o hindi, di ba? Kung paano mo i-take yun, kung tinake mo yun na joke, kung sineryoso mo yun, nasa sayo yun. Pero may choice ka at naging choice mo yan. Hindi naman lahat ng sinabihan na gawing viral ang video, gagawing viral ang video para makarating sa RTIA. Merong iba dyan na hindi naman nag-viral yung video, pero nakarating din. Choice mo yan, Super DM. Kahit ako pa ang pinakamayaman at pinakasikat sa buong mundo, bababa ako para sa mga kababayan ko. O, kung ikaw pinakamayaman at pinakasikat na tao sa buong mundo, bayaran mo na lang yung mga na-scam na kasama mo kaysa magaganyan ka. Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi mo? Kung ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, bababa ka para sa matulungan yung mga kababayan mo? Anong anong sense nun? Kung mayaman ka na, Super DM, bayaran mo na lang yung na-scam sa mga kasama mo, hindi yung magaganyan ka. Oh, masakit ba tikusin ang iniidolo mo, pero mas masakit pabayaan ang bayan mo. Kaya si Rapi... Teka lang, pabayaan ng bayan? Ano ba kasi yung paluwagan na sinasabi mo? Choice ninyo yan, kaya kayo naloko. Hindi naman sa paninisis sa mga taga-Masbate na naapektuhan ito, pero choice ninyo yan. Alam ninyo na may risk yan. So, dapat, kinonsider nyo ng worst na pwedeng mangyari bago kayo mag-join dyan, na pwede kayong matakbuhan. Tulpo, imbis na mag-focus na lang ako sa aking trabaho, babalikan pa rin kita sa Maynila kahit hindi sigurado. O tingnan mo, bakit babalik ka pa din kasi? Nabigo man ako sa Senado, lalapit pa rin ako sa iyo. Si Rafi Tulpo, malapit na ang aking pagbabalik. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Babalik ako sa RTIA kahit mahirap, pipila ako. Sabi ng iba sa... Malabo nga ang scam. Hindi lang sa Rafi Tulfo, kahit sa NBI malabo yun. I-follow up mo na lang yung problema mo sa NBI. At saka hindi din pala kasi ikaw, kahit pumunta ka sa NBI, hindi ka entertain nun. Kailangan yung mga sangkot dun. DM, nararamdaman ko na galit ang nasa iyong puso. Kung talagang may malasakit ka sa kababayan mo, hindi ka dapat sumuko. Hindi ako sumuko. Umuwi lang ako ng probinsya kasi nagkasakit ang pamilya ko. Pero babalik ako ng Maynila para ipaglaban kayo! Anong klaseng paglaban ba yan? Kung alam nyo naman na risky nga yung ginawa ninyo, alam nyo naman na pwede kayong mawalan dyan, bakit hindi kayo pinansin, parang kayo yung victim? I mean, sorry, Super DM, parang ikaw yung victim. Pero malapit ko nang tanggapin na baka nagpapaviral lang talaga ng video si Super DM. Kasi parang gusto niya talaga mag-appear sa Rafi Tulfo in Action. Ikaw ang pupunta sa Rafi Tulfo in Action, pero hindi naman ikaw yung naargabyado dun. Sabi mo, on behalf lang yon ng mga kasama mo na naapektuhan dahil dyan sa paluwagan na yun na scam. So bakit ikaw ang magreklamo? Hayaan mo sila. Sila ang papuntahin mo, wag ikaw. Ang buhay, simple lang ako at respetado. Iba ang ugali ko sa personal at iba rin sa video. Pero para maiwasan natin ang hindi magkaintindihan, ito ang isusuot ko pagpunta sa Wanted sa radyo. Shoutout pala sa anak Sering Noel Lubot na nag-sponsor ng damit ko. Jessica Managasi ang kanyang pangalan kuno. At para naman sa mga anak Sering Noel Lubot na gustong mag-sponsor din sa... Pero baka hindi mo naman ako makikilala kasi sa personal ako ay simple at respis... Ripis naman hinoon, imbis na res... rip... respetado, nahimo ng rip... ripistado. Yan din ako minsan pag nag-record ng video, uulitin mo talaga kasi minsan nabubulol ka or hindi mo masabi yung salita. Pero baka hindi mo naman ako makikilala kasi sa totoong buhay, simple lang ako at ripis. Okay, so tapusin ko na po dito. Parang mas kinoconsider ko na ginagawa niya na lang viral yung video niya.
kung talagang gusto niyang matulungan yung mga kasama niya, hindi naman talaga siya dapat sa RTIA. Pero up to his last video, gusto niyang pumunta sa RTIA. Ewan ko, nakakatawa doon, hindi naman pala siya yung apektado doon. Hindi ko maintindihan ka Super DM, parang walang point, pero nakakatawa naman, nakakaaliw. Nagagawa pa rin niyang entertaining kahit na yung mga pinopost niyang video ay rant. Ayun Super DM, alam ko na choice mo yan, pinipilit mo sa RTIA, tatantanan na kita. Wala din naman mapapala sa kakasabi sa'yo na pumunta ka na lang sa NBI. And again, kapag scam talaga, medyo malabu-labu yan. Kahit sa NBI din naman sinasabi ni, medyo matrabaho at the same time. Marami pang itatrace dyan, marami pang aasikasuhin. So ayun, ano pong masasabi niyo sa video na to ni Super DM? Marami pong salamat sa pakikinig sa ating reaction serye. See you po sa next video.